Okay, Cadets and Cadets, good morning. Our subject today is March and Bivouac. Ano yung March and Bivouac? Ha? March, gusto sabihin, lakad, di ba? Yung Bivouac, ano yun? Yung kayo sa, ano, parang training ba? Yung kayo magtulog. So, kaya mo may survival, di ba? March and Bivouac. Kasama yun sa pagmartya. Yung martya, hindi naman march. Marches, pagmartya, lakad lang, di ba? Reference, FM 21-18. Okay, bago ang lahat, na magsimula ako, magpakilala muna ako ng aking sarili. I'm Master Sergeant Alan M. Valdisco, Infantry Philippine Army. 52 years old, married, from Pili, Camarillo. My source of enlistment, Candidate Soldier Course, and Forces of the Philippines Training Command. Under ng GHQ. GHQ kami noon, Army, Navy, PC, and Air Force. Previous unit assignment, 5th Infantry Division, Philippine Army. Then, napunta ko ng 2nd Infantry Division. After my 2nd Infantry Division, 9th Infantry Division, then 5 Auto, 5th RCDG, Ariscom. May military schooling, hindi ko na maramihin kasi pag pinarami mo yan is SOI na ang tawag dyan, nandun na lahat, di ba? Yan lang, Demolition Explosive, INCO-BC, INCOAC, IDT, and IDTC. Yan lang naman, di ba? Next is 5 minutes break for every 1 hour. Okay? Pero pwede na rin walang break, di ba? Pampamural, di ba? Roadmap, footmarks, definition at classification, types, factor affecting footmarks, execution of footmarks, bivouacs, definition, tactical consideration, undesirable site, occupation and sanitation of bivouac area. Ano pa rin pala yung sanitation, di ba? Safety precaution, earthquake, yan. Drop, cover, and hold. Alam nyo, ang ilang subject ko na ito na nagturo sa inyo, kailangan talaga sabihin natin yan. Kasi hindi naman pwedeng wala yung safety precaution. Ha? Yung exit, isa lang naman yung ating daan dito, doon pa rin tayo, mag-earthquake or fire. Safety rolls, yung drop, cover, and hold. Fire, yung mga electrical switch natin dyan, kasi kung minsan mayroong puputok, nagkinakaya. Then, cushion slippery floor, yung madulas, di ba? Footmarks. Footmarks are the movement of troops and equipment mainly by foot with limited support of vehicle. Oh, ayan. Footmarks are the movement of troops. Movements. Paglakad, di ba? Footmarks. Hindi naman pwedeng sabihin natin na foot run. Takbo na yun, di ba? Footmarks, lakad. The support of vehicles. Yung sa vehicles, yung siguro, yung panghuli doon, yung ambulansya. Kasi kung may nahilo na, doon ikakarga sa ambulansya, di ba? Kung medyo maraming gamit, meron tayong support na vehicle, di ba? Footmarks do not depend on the existence of rope. So, tingnan nyo yan. Anong gusto sabihin niya? Pwede tayong mag, anong tawag yan? Cross country. Diba? Hindi tayo mag-depend sa existence na kalsada. Pwede naman na kung saan ang punta mo na mayroong pwedeng daan na malapit, cross country, pwede tayo doon, di ba? Characterized by combat readiness, ease of control, adaptability to terrain, slow rate of movement, and increased personnel fatigue. Siyempre, ganito dyan, di ba? Troop movement and the transporting of troops from one place to another by any available means. Mo? Yung mga fundamentals niya. Kung ano yung available means, di ba?
sasakyan, tumpa, kung ano, yung movement ng tropa. Diba? A successful move place troop and equipment at their destination at the proper time ready for combat. Kahit anong oras, hindi. Diba? Makarating. Detailed plans are required for effective troops movement. However, units must be notified early of an impending move to allow for effective planning. Siyempre, kailangan yung planning ng malaman ng tropa. Kasi, hindi naman tayo pwede mag-move na habang nag-move, nagsisigawan, di ba? Oo, doon na tayo! Oo, doon na tayo sa kaliwa, di ba? Kailangan merong effective planning. A successful troop movement also depends on effective control of unit during movement. No? Kailangan control ng yung tropa. No? Hindi yung watak-watak. Diba? Such control is accomplished through the chain of command and by proper supervision and organization of the force. Kailangan, we'll manage tayo para hindi tayo kung mayroong na nauna, mayroong na huli na. Kailangan, proper movement. No? Classification of marches, tactical and administrative. Classification of marches, tactical. No. Conducted in a combat zone to emphasize tactical consideration such as security in the use of combat ready formation. Well, tactical consideration, di ba? Ano yung sa tactical consideration natin? Yung dahan-dahan, slowly but slowly. Re-emphasize efficient and ease of movement. Yung efficiency at saka yung easy ng movement natin. No? Anticipate ground contact with the enemy en route or after arriving at the destination. Diba? Anticipate ground contact. Kailangan yung nauna, kita kung merong enemy doon. En route or after. Diba? After ka na makarating. Siyempre, hindi naman lakad ka lang ng lakad, di ba? Wala kang pakialam. Siyempre, kailangan yung contact with the enemy. Ha? Movement may be conducted over unsecured rope. So, pwede doon sa unsecured. Kaya kailangan, ano? Ha? Kailangan maingat tayo. Di ba? Kasi unsecured eh. Di ba? Pag hindi ka maingat dyan, di ba? Ito, unsecured rope. When locating in the combat zone. Ganap ka lang, yung locating mo. When they prepare to conduct combat operation, then when contact is made. Diba? Yan sa movement. Administrative. Conducted prior to the combat zone. Yan. Yung administrative, siyempre, briefing muna. Diba? Emphasize the best method movement and re-emphasize tactical consideration. Lagi may kontay ng emphasize during the briefing. Based on likely ground contact with the enemy being remote. Diba? Kung ano yung being remote, yung hindi pa may asyadong narating ng tao, mga remote area. Diba? Kumbaga, mga delikado, di ba? Normally conducted over secure routes. Oh, meron, hindi na normal na secure siya. Diba? Unit should maintain integrity and practice security technique that pertain to the tactical road marches. Diba? Integrity and practice security technique. Di kailangan talaga, meron tayong technique, di ba? Sa pag-marches. Type of marches, day marches, araw, di ba? Limited visibility marches, yung pahapo na yan, limited. Yung pahapo na yan, pahapo na, di ba? Force marches, ano yung force marches? Yung dalian, biglaan, then shuttle marches. Ano yung shuttle? Sakay, di ba? Shuttle, di ba? Shuttle bus, di ba? Dito naman, shuttle marches, di ba?
type of marches, day marches. Yan. Preferred in the absence of enemy threat. Hindi, pwede pala yun. Sa araw, pag the absence of enemy threat. Yung walang nakikita na kalaban, di ba? Permit faster movement or less tiring for troops. Characterized by dispersed formation, ease of control and recon, increased vulnerability to enemy, observation and air attack. Yun ang sa day. Mga parang, kumbaga, yung lugar, wala siya, clear yung lugar, di ba? Katulad ng marches natin dyan sa 9ID, kalawin, clear siya, di ba? Pwede yan. No? Pwede kung dyan tayo, di ba? Limited visibility marches. Characterized by close formation, difficult and control and recon, slow rate of march. Siyempre, slow rate yan kasi kuna, limited na yan, di ba? Good concealment from hostile observation and air attack. So, yung mga concealment ka na, para kasi limited na eh. Night marches exploit darkness to gain surprise and help units avoid extreme heat. Hindi ka na mainitan kasi night marches na eh, di ba? Pero, madilim na, di ba? Mahirap na sa mata. Requires detailed planning, strength and control measure through training and much light and communication discipline. Yan ang kailangan lang sa ano, limited visibility. Yung training and light communication discipline. Hindi ka pwede magamit ng ilaw. Kailangan yung mata mo lang yung may ilaw. Di ba? Yung ano, yung ginagamit namin yun, yung ano yun? Burak ding? Ano yun? Nalagay namin sa likod ng pakyan. Tapos doon kasi sinusundan. Di ba na, nailaw yun? Maliwanag yun? Yung parang sa gabi ba? Yung parang kabuti? Yung parang tingasar ng ano? Ng daga? Basta yung mag-iilaw siya pag gabi na parang maliwanag siya. Pwedeng gamitin yun pero huwag ka lang magamit ng ilaw o flashlight. Yun ang ginagamit namin. Nalagay namin sa likod. Ang pak. Yun ang susundan mo. Yung tao hindi mo nakikita. Yun ang nakikita mo. Di ba? Marami ng paggabi. Ikaw, si Gurea siguro marami na ikaw paggabi ba? No? Sa bundok, di ba? Di ba ba alam? Kurak di ka ata eh. Yung parang umiila, malambot siya? Oo, nagliliwanag siya. Yun, ayan. Yun lang ang ginagamit namin. Force marches. Requires speed, exertion, and more hours marches. Yan, yung force. Exertion, speed. Diba? Sabi ko kanina, yung force is yung speed niya, yung bilis, diba? Normally, accomplished by increasing the marching hours for each day rather than the rate of march. Oh. Kailangan talaga yung oras niyan. Reason for march must be told to ensure maximum effort. Kailangan yung effort mo talaga yan kasi mabilisan siya. Yung shuttle march, alternate riding and marching and troops movement. Yan, sabi ko shuttle, ha? Shuttle bus, shuttle march. Diba? Yan. Nakasakay siya, diba? Normally, due to lack of enough vehicles to carry the entire unit. Kaya kailangan talagang kulang ng sasakyan, di pabalik-balik siya, diba? Requires transporting types, equipment, and the march. Kaya kailangan yung equipment. Factors affecting foot marks. The marks, yung paglalakad. The location of enemy forces. Yan, affecting pa rin yun kasi hindi mo rin alam, di ba? The nature of the terrain and weather. Yung terrain and weather. Yan ang pinakamahirap, di ba? Yung terrain. Lalakaran mo kung anong klase, di ba? The activity of enemy aviation. Activity nila kung ano. Hindi mo alam, di ba? Hindi mo alam, nalampasan mo na pala. Corner na kayo, di ba? Contact with the enemy should be expected from any direction that is not protected by friendly forces or terrain barriers. Sabi ko nga kanina, yung
ito kailangan isnapi ka doon sa ulan, di ba? Kasi ito, ini direksyon, pwedeng merong inimi. Diba? Kaliwa kanan, unahan, merong inimi. Doon sa walang friendly forces. Alam niyo yung friendly forces? Alam ba, yung ibang unit na army, may police, di ba? Yung ating mga friendly forces. Other factor that's commonly affect the conduct of a marching globe. The distance to be marched, o yung layo dyan, di ba? Planning effectiveness, planning natin. March discipline supervision. Time available, oras, kung hanggang anong oras tayo na kailangan ma-hit mo yung lugar. Physical condition, training size, attitude of the soldier. Siyempre, yung physical condition, kung kaya pa, di ba? Yung training status niya kaya yung attitude nung sundalo. Siyempre, kung medyo negatibo yung attitude niya, di ba? Hindi mapapabilis yung kanyang siyempre, hintayin niyo, alam nga maiwan niyo yung, di ba? Effect of weather and terrain. The varying types of terrain over which a troop must march present different problems or commanders depending on the specific area of operation. Sabi na sa terrain, depende sa specific area of operation. Diba? Kung yung terrain niya mabangin, kailangan dandahan ka, di ba? Kasi pag nahulog ka doon, wala na. Kaya depende doon sa terrain, yun ang magiging bilis ninyo. Weather condition combined with terrain affect the mobility of marching troops. Siyempre yung weather. Diba? Siyempre kung maulan, affecting ka dyan. Diba? Madulas. Affect naman yan. Kaya yung weather, ano nga yung sabi nila, bad weather is the best for the ranger. Pero matagal, diba? March discipline includes observing and enforcing the rules and instructions that govern a unit on a march, which include formation, distance between elements, speed, effective use of concealment, and cover. Yan ang in-observe natin dyan. Yung distance, paggabi at sa araw, magkaibang distance. No? Sa araw, pwede mga 5 meters, then sa gabi, tapping distance. Huh? Lalo kung madilim. Paggabi, itong speed, negative yan. Pero pag-araw, pipili. It must also include specific control and restrictions such as water, light, noise, and communication discipline. Yan. Yung control talaga, di ba? Sabi ko na, yung water. Wala hindi makapan yung water, di ba? Saan? Yung light. Yung ingay. Yung communication discipline. Kailangan bulong-bulongan lang, di ba? March discipline is the culmination of effective training which result in the enthusiastic teamwork among all soldiers of the unit. Kaya nga, yun sa mga pagtitraining, yung sa iyan, nakikita kayo, hindi ano. Doon makikita yung teamwork. Diba? Doon sa training. Kung paano kayo maglakad. Water discipline. Water discipline must be observed by all unit members to ensure base health and marching efficiency. The following rules must be adhered to. Now, drink plenty of water before each march to aid in sustenance during movement. Sabi nga niyan, bago ka matulog, halimbawa, yung 1.5, 1 liter, kailangan maubos mo yung gabi. Para hindi ka maano, dehydrate. Diba? Tinuturo yan, diba? Hindi ka ma-dehydrate kasi pag kulang yung intake mo ng tubig sa gabi, before movement, pwede kang ma-dehydrate kasi puro pawis ka na nabasok yun. Diba? Drink only treated water from approved source.
Drink water, open water shall be consumed before, during, and after the march. Before, during, yung nga po naglalakad ka, di ba? Pero pakunti-kunti lang. And after, pagkatapos, papahinga kayo. Mabuti kung masipag kang magbuhat ng tubig. Kung dala mo yung ilan yung ganito lang. Ano? 250? Eh kung may 1.5, eh, maganda-ganda yun kasi marami-rami. Eh kung marami yung parahingi. Di ba? Oo. Drink small quantities of water rather than the gulping or rapid intake. Pakunti-kunti lang, di ba? Mas marami yung tagahingi kaysa dun sa iniinom mo. Matamad magdala, di ba? Drink water even when not thirsty. Kailangan, huwag mong hintayin na ano, mauhaw ka. Kasi pag ikaw ay nauhaw na, ikaw na ay dehydrated. Nakuha nyo? Yes, sir. Di ba ang iba umiinom pag uhaw lang? Wow. Ganito sa akin, nagsasalita ako. Pag hindi ako uminom ng tubig, dehydrate ako kasi nagpo-produce ako ng ano, naaway, di ba? Pero kunti lang. Kaya ito, huwag mong hintayin na ikaw ay mauhaw. Kaysa nung uhaw na ako sa kakainom. Pag nakaramdam ka ng uhaw, ikaw na ay dehydrated. Drink water slowly to prevent cramps or nausea. Kaya kunti-kunti lang yan. Hindi pwede na uhaw ka, biglain mo. Avoid spilling water. Hindi pwede nga pagkuhan mo ng tubig. Diba? Refill counting at every opportunity. Three refill mo kung mayroong madadaanan. Diba? Bira na ngayon may madaanan na tubig. Madadaanan mo tindahan. Mineral water dyan. Tubig, di ba? Wala, parang hindi naligtas yung madadaanan ng tubig, di ba? Maliban lang kung yung area ay hindi pa masyadong matao, di ba? Acclimatization procedures. Soldiers must be physically and mentally conditioned to effectively participate in foot march. Siyempre, kailangan. Kasi kung hindi ka physically fit, maiwan ka. Kung may nararamdaman ka, before pa na mangyari ang foot march, kailangan magsabi ka na kung meron ka nararamdaman. Kasi pag during na, pahirapan mo lang yung sarili mo at pahirapan mo yung kasamaan mo. Diba? The many types of terrain and climate requires different acclimatization procedure for successful operation. Diba? Yung terrain and climate. Kanina, diba? Ideally, troops should be trained to. Ideally, troops should be trained to operate in all areas with a minimum of preparation. Each area has specific requirements that must be met before operating in it. Diba? Kailangan, yung area, may preparation ka, diba? Pero hindi ito yung meet before operating in it. Hindi mo naman nadaanan pa yun, diba? Kailangan kung bago, talagang dahan-dahan. For example, troop schedule for operation in mountains or normally participate in high altitude training. Talagang kailangan. Para malakas yung katawan mo. Hindi yung talagang galing. Tulog-tulog ka lang, tapos talagang exercise kasama ka sa footmark. Mahirap, diba? Psychological adjustment eliminates preconceived notion and fears about specific location and climate. Yeah. Diba? Yung psychological, talagang kanina pa natin sinasabi, yung psychological is nakakuha niya sa atin, sa ating isipan. Training conducted logically and realistically causes most soldiers to lose previously held fear of high cold or isolation. Yun. Diba? Nagkukos na siya doon sa psychological. Yung, ano ito? Most of the rules previously held fear of high cold or isolation. Diba? Yun sa sarili mo naman yun. Diba? Moral. Moral can
greatly affect the marching effectiveness of troops. Siyempre yung moral. Ano yung moral? Kailangan high moral, di ba? Low moral can be contagious and magnifies any discomfort soldiers might experience. Talaga kasi low moral na siya eh, di ba? Kailangan laging high, di ba? During na foot march, di ba? Leader can improve moral by applying proper marks and leadership techniques. Alam ba, kung araw, yung moral mo, sabi mo, sabi ng leader, eh, malapit na, kahit mga hanggang naga pa. Sabi, eh, siyempre, hindi mo natin alam, di ba? Sasabihin mo, oh, malapit na, unting tiyaga na lang. Di ba? Yung leadership technique na, di ba? Kahit alam mo malayo, huwag mong yung ilong moral yung tao, puro pahay, malapit na. Diyan sa una-una, may bahay na dyan, makakain tayo. Diba? Kasi kalimitan dyan, tubig, tsaka gutom. Diba? Yan ang pang low moral dyan. Pero kung nga high moral pa lagi, pagkain dyan, may inumin dyan. Yun ang leadership technique para ma-high moral yung tao. Individual load. Pagkura dyan ang individual load from hindering a marching soldier's mobility and combat readiness, commanders must reduce the carried load to the minimum mission. Essential and survival equipment. Gusto mong sabihin na, yung individual load, siyempre ano yun? Bala, baril, pagkain, di ba? Pabawasan natin yun. Di ba? Para ano ba yung bala? 360 lang na, na magsubra. Kung ano yung mga survival equipment, di ba? Ano yun? Mga survival equipment natin. Pagkain, sir. Pagkain lang yun, mga biscuit-biscuit lang, di ba? Huwag ka na magdala ng bigas. Bigat, di ba? Mabawasan mo, di ba? Kaya pag dito, pagkain mo lang sardinas at saka biscuit, hindi ang paalam mo, hindi tayo iikot ka kasi konti na lang. Kasi skyflex na lang lagi, di ba? Mabawasan kasi para hindi mabigat yung dala mo, di ba? Execution of foot march, organization, recon party, quartering party, main body and trail party. Yan, organization niya, no? Yan. So yung sa trail party, yung trains, Charlie, trains, Bravo, Eco. Diba? Alpha Company, recon party. Diba? Ang dami, no? Ang dami niyang kasama, diba? Ito yung CP. So, yung trains. Ano yung trains? Hindi yan yung trains ha? Na train, na PNR. Trains yan, ito yung sasakyan. Diba? Hindi yung sabi niyo trains, sakarili kayo ng trains. Diba? Organization, yung recon party. Reconnaitors na route to determine the following travel time. Capacity of underpasses and bridges. Location of perilous and culvert to identify points in obstacle. Sila yung nagre-recon ng lugar. Recon party. No? Kung anong mga madadaanan yung ano? Mga obstacle. O kung ano yung mga saan ang pwede yung daanan na maganda. It can be conducted to confirm and supplement map studies, higher headquarters, and air recon. Higher headquarters and air recon. Pwede rin pala yung recon sa taas. Ano na ang ginagamit natin ngayon? Yung drone. Diba? Hindi na yung chopper, di ba? Drone na. Ito, ano? Identify. Diba? Quartering party. Prepare for the systematic arrival of units. Battalion quartering party consists of so, quartering party commander, usually headquarters company, is for representative.
company representative include supply and NBC personnel. Select location for company headquarters, platoon feeding areas and the train. Yan ang sasalubong sa inyo, di ba? Para ituro sa inyo kung saan yung ito na dyan, sa taas, di ba? Dito kayo, magluluto. Dito kayo, mag-CR. Dito kayo, maliligo, di ba? Ayan. Como personnel install como equipment. Yung como personnel siya maglalagay ng yung mga radio. Diba? Medical personnel give advice on sanitation measure and select site for the aid station. Yung medical, sila naman na magsasabi. Diba? Sanitation. Dito kayo magtatapon. Diba? Sabi niya, lahat ng basura nyo dito. Huwag kayo magtatapon doon. Ano? May kanya-kanya siyang papel sa buhay. Diba? Quartering party. The quartering party does the following. Formulates a plan to receive and guide unit from the release point to their areas. Quartering pala yun. Diba? Sila magre-receive sa inyo, tapos mag-guide papunta doon sa area. Di ba pala, yung dito tayo. May quartering pala tayo dito sa CDC. Papunta doon sa 9ID kung doon ang marching bivouac. Diba? Indicates the location of major subordination units on the ground. Katulad na papunta doon, indicates mo yung area kung saan. Ito, meron dito ang subordinate unit tayo. Meron tayo dito. Tuturo mo, diba? Select exact location for the battalion command and admin installation. Sa mga location, ano ba? May location ka doon. Ito, yung ituturo mo, diba? Main body, bulk of the rest of the unit. O, yung main body na. Yun na ang kalahatan, diba? Train party, last march unit ng battalion serial. Last march unit in a battalion serial. Pinakahuli, di ba? It is usually led by the battalion maintenance officer. Yung beam, ito rin. Siya ang mag-lead. Consists of elements of the maintenance platoon and medical personnel. Okay, di ba sabi ko kanina? Ambulance, di ba? Kasi kung merong mahina na siya, sakay siya doon, di ba? Dito sa medical personnel. Trail party, maintenance platoon and medical personnel recovers disabled vehicle and struggle. Maintenance section, disabled vehicle that cannot be repaired, town the vehicle and crew are moved off the road into a secure area with food and water. Sino pala ang magre-rescue, di ba? Nakasunod, kung yung sa movement, di ba? Are moved off, parang hindi na siya maka sama, di ba? Maintenance platoon medical personnel. Medical section. Composed of personnel evacuation section. Di ba? Meron siyang evacuation. Responsible for recovery struggle that require medical care. Di ba? Siyempre yung mahina na, sila ang kukuha. Di ba? Company medical aid may try to treat casualties within their abilities but must not allow it to delay the movement. Gusto sabihin, iti-treat na yun. Pero yung tropa, continue pa rin. Diba? Para hindi ma-delay, iti-treat niya. Kung hindi kaya, sakay sa vehicle. Must have troop carrying assets to pick up and treat struggler. Yung struggle na, diba? Hindi na kaya talaga. Anong gagawin doon? Siyempre, sasakay na. Diba? Pipick upin na siya. Kasi hindi na kaya eh. Kailangan mo na pasan-pasan mo yun. Diba? Security. Passive measure which may include the following. Use of concealed routes and assembly areas. Kailangan, medyo concealed yung ano? Yung assembly area. Kasi hindi vulnerable ba?
Movement on secure ropes. Yung movement mo kailangan secure, di ba? Kasi meron ng security, di ba? Night marches. Sabi. Increase interval between elements. Yung interval, hindi kayo parang yung itik ba? May interval. Yung sabi ko kung gabi, wa, yung isang di pala, one arm length, yun ang disperse on when under attack. No? Disperse ka agad pag under attack. Kaya kung malapitan lang kayo, hindi kayo maka-disperse, di ba? Hindi yung pag, para kayo mga itik at sabay-sabay kayo, pag na-attack kayo, naku, mahirapan kayo, kumpul-kumpul kayo yan, di ba? Pero kung one arm length kayo, please, may kanya-kanya kayong pagdahan. Security, active measure includes the use of organic and attached weapon. What? Gusto sabihin niya, ano? Yung organic, yung sa sarili natin. Kung yung attached weapon, yung mga, ano ba, nangiram tayo, di ba? Main weapons throughout the column are oriented on a specific sector. The following first element covers the front, following elements cover alternate flanks, and the last element covers the rear. So sabihin niya, harapan, likodan, pwedeng sa tagiliran ng security, di ba? Communication. Messenger are the primary means of communication, but visual signal and road guides can also be used. Sa pag-message natin, di ba? Visual signal. Road guides. Road guides. Kung saan yung guides ng nakakaalam doon, pwedeng gamitin, di ba? Radio is only used in emergency and when no other means can be used since the enemy might have direction finding equipment. May mga equipment tayo pero kung minsan madali na mahahack nila, di ba? Kaya bira tayong gagamit ng ano, radio. Kaya ang kung yung visual. Pero kung minsan yung visual, sabi nga natin ano yung madali yung visual na kailangan yung visual malapitan lang, di ba? Visual communication means include flashlight, lantern, luminous marker, sabi pa na yan, luminous marker, di ba? Flags, pyrotechnic, smoke and arms and hand signal. Diba? Yung mga, yun ang mga ordinaryong ginagamit natin. The use and meaning are standardized to avoid misunderstanding. Gusto sabihin, kailangan organize mo bago mo gamitin yan. Ano ba? Yung flashlight, di ba? Panag-ilawan niya ako ng isa, nasagot mo dalawang ilaw. Diba? Pag tumatlo yun, gusto mong sabihin, ano, kalaban mo, di ba? No. Kaya kailangan naka- standardized to avoid misunderstanding. Ha? Huh? Gumagamit ka naman ng lantern. Oh. Ano yun? Ano mo? Pag pinatay ko yung ilaw, magsindi ka dyan. Parang ganun ba? Organized, di ba? Communication, okay? Sounds communication include voice, whistle, horns, and gongs which can be used to signal troops or to warn of an enemy attack. Kailangan rin pala yung whistle dito, di ba? Whistle, horn, gong, yun. Sa communication natin, sounds. It should also be standardized. Standard, di ba? Kasi yung whistle, ano ba? Oh, magdalawang whistle ako. Kailangan ang sagot mo niya, isa lang. Sinagot mo ng lima, hindi kayo standard, di ba? At saka, kung bakit lima yun? Gusto mong sabihin, enemy na yun, di ba? Yung horns, kailangan niya long press ako. Tapos sasagutin mo ng one press. Sinagot mo ng tatlong press. Alam na, hindi kasama yun, di ba? Halt. Yung halt, yung pag, ano yun? Mahinga, yung halt, sabi niya, di ba?
enforce routine to raise person and adjust equipment. Kung so, sabihin, papahinga ka, ayusin mo yung magamit mo, baka meron nang nahuhulog, di ba? Regulated by SOP or by the road movement order. Huwag ka na isa naman, di ba? The emergency should end early to provide troops with rest and time to prepare for the following day. No. Sa araw, pahinga, no? Midday, heat or enemy action can require the unit to make long daylight, cold or night marches. Diba? Under normal condition, a 15 minutes hold provides rest after the 45 minutes of marching. Oh, pag 45 minutes pala, kailangan meron kang 15 minutes na pahinga. Pero kalimitan sa atin, 1 hour na, wala pang pahinga. Diba? Following the first halt, a 10 minutes halt is enforced for every 50 minutes of marching. Oh, 10 minutes pala, pwede ka, pag 50 minutes, pwede ang 10 minutes. Diba? Variation are made if a halt time occurs when passing through a built-up area or when cover or concealment are required but not available. A third signal, troops should move to the side of the road while staying close to their unit. So, ano ba sasabihin niyan? At the whole signal, troops should move to the side of the road. Gusto ko sabihin, halimbawa kalsada ito, o daan, lalakad kayo dito, ang halt nyo, doon kayo sa gilid para hindi makita doon yung, ano, hindi kayo makita kung may dadaan, di ba? A torsion effect. It is caused by changes in the rate of march and open occurs as sled elements ascend or descend terrain or pass through critical points along the march road. Baba o pataas, yung lead mo kailangan open, di ba? Sa mga critical area. The reduces effect. Lead element to slow their movement after passing obstacle to permit reward elements to maintain distance without running. Pero pagpunta sa obstacle, kailangan makalampas muna siya bago yung susunod. Lengthening or shortening the step. Pwedeng mahaba yung hakbang mo or let's see. Taking up the slack to maintain prescribed distance. Eh, kailangan yung distance na estimate mo. No? Distance. Terrain, weather, and the enemy situation influence distances between soldiers and unit. Kailangan, yung distance yan talaga. Distance should sustain march efficiency and reduce the effect of accordion action. Normal distances are usually included in the units is okay. Distance between men. Ayan. Daytime, distances vary from 2 to 5 meters to provide dispersion in space for marching comfort. In excess of 5 meters, increase the length of column and hiders control. Yun, di ba? Sabi ko sa inyo kanina, hanggang 5 meters lang kasi pag nag-more ng 5 ka, medyo mahaba na. Di ba? Night time, the distance will be reduced to 1 to 3 meters between soldiers to assist in maintaining contact and facilitating control. Sa gabihan, di ba? Isang meter lang ganun, oh. Kasi isang meter nga, kung minsan, hindi mo na siya makita. Distance between unit, daytime. Oh, layo. 100 meters between companies. Between companies. 50 meters between platoon. 50 meters between platoon, di ba? Layo na, oh. Pero kasi marami sila, di ba? Reduce visibility, 50 meters between companies and 25 meters between platoon. Pa hapon na, di ba? Time distance relationship. Average rate of march for foot troops. Yung on road sa kayong cross country. Day, 4 kilometers per hour. 2.4 kilometers per hour. Kung cross country. Bakit? Bakit binabaan doon pagdating doon sa cross country? Kaya binabaan dito sa cross country,
Kasi ito roads, di ba? Pag cross country, mahirap yan. Kasi kung minsan masukal, magtatabas pa yung nauna, magagawa ng daan, kaya nagiging 2.4 kilometers per hour lang. Kasi halos kalahati ang makukonsume mong oras. Pero, pag cross country ka, malapit naman. Diba? Kasi, kung yun, tumbok mo yun. Tumbok mo na siya. Pero kasi wala kang kalsada, gagawa ka ng daan. Yung night, 3.2 kilometers per hour kung sa roads. Pero kung cross country, 1.6 kilometers per hour. Mahirap na yun. Kasi yung nauna doon, kapa-kapa na. Diba? Kasi madilim. Bawal mong gamit ng flashlight, diba? Bivouacs. Bivouacs are established at the end of the marches to allow the elements of the marching unit to rest. Diba? Yung bivouacs. Sinabi ko kanina, yung bivouacs, yung pagpapahinga. Doon na kayo. Tactical consideration. Nearness to the route of march. Malapit lang. Diba? Good road depth. Large enough to permit dispersion of entire unit. Kailangan malayo yung distansya nyo. Diba? Adequate cover and concealment. Siyempre, cover and concealment ka kasi magpapahinga ka nga eh. Medyo relax ka doon. Elevated dwell and drain site. Elevated ka. Para kaumulan yung tubig dire-diretso, hindi ma-stack. Sandy loam or gravel soil favorable for waste disposal. Ayan. Siyempre, kailangan mo rin yun pag nagpahinga. Accessibility to good source of water, sieving, fuel. Ito, sieving, fuel. Kailangan yung 7 liters yung tubig mo, di ba? Defensible in case of enemy attack. Undesirable for the box, dry river or stream bed. Yung. Diba? Ravines, adjacent to swampy ground. Steep slopes, clay or dusty soil. Does not allow for adequate dispersion of unit. Yan ang mahirap dyan, diba? Sa bivouac. Kung walang mahigaan, walang tubig. Diba? Kaya kailangan pipili tayo ng maganda-gandang makapag-rest. Occupation of bivouac area, sanitation of the bivouac area. Kailangan yung sa occupation, yung maganda-ganda. Tapos yung sa sanitation, hindi ka naman pwedeng maganap pa ng magandang sanitation mo doon. Kasi nasa area, nasa labas ka ng kampo. Oh, any question? No question? Thank you and good day.